Magandang araw, Go Negosyantes. Welcome sa isa na namang araw na umaapaw sa inspirasyon at mga payong pangnegosyo. I'm Bam Aquino, ang inyong partner sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go! At ang destinasyon natin, walang iba kung hindi ang napakagandang lalawigan ng Rizal, kung saan aalamin natin ang kahalagahan ng creativity sa pagnenegosyo. Ano pang hinihintay natin? Wala, kaya let's go! Ang probinsya ng Rizal ay kilala bilang home of the artists. Ilan sa mga tanyag na Rizalenyo sa larangan ng sining ay sina Carlos Botong Francisco, Vicente Manansala, at Maestro Lucio San Pedro. At ang pagiging masining ng mga Rizalenyos ay nagbigay daan din sa mga creative business ideas tulad ng mga papasyalan natin ngayon. Hello, Rem! Hi! Kumusta, pare? Rem, ang Balaw-Balaw, isa sa mga pinakasikat na restaurant dito sa Angono. But actually, this is already a 30-year-old restaurant, no? Can you tell us nga about it? Noong araw kasi, nabili ng father ko after a big art project. Ginawa yung art studio na. Marami siyang mga kaibigan na may bisita sa kanya. Pinagluluto niya. Sabi sa kanya, ba't di ka magkaya ng restaurant? Okay, and at that time, yung tatay mo ba eh, mga kakaibang dishes na kagad yung ginagawa niya? Alam ko sa una, kasi maliit pa kami eh, mga typical dishes lang. Actually, parang canteen pa nga siya nun. Okay. Tapos, siguro mahilig din siya kasi mag-research eh, saka mag-travel sa lalawigan ng Rizal. So, nakakuha siya ng mga idea, tapos like mga katutubong pagkain dito sa Rizal. Like yun nga, yung mga baboy damo, sawa, bayawak, yung typical na pagkain dito. Actually, yan siya pang add-on lang talaga siya, pang come-on sa mga customers. Okay. Pero mahilig siya magluto ng mga sinigang kasi malapit kami sa dagat, sa Laguna Bay. So, yun ang specialty niya, mga sinigang, mga kandule. Balaw-Balaw is a delectable appetizer and sauce that Tagalog serve with sinigang. It's made from small shrimps mixed with rice gruel and angkak, an herb that gives reddish coloring. The mixture is preserved and fermented in earthen jars for 3 days. Okay, so Rem, we were talking about kayo yung mga specialty foods natin, di ba? Ano yung apat na dishes dito? Wala ka, frog legs. Nagawin natin siyang adobo. Meron tayong uok. Okay. Yung larvae na kumakain ng kahoy ng coconut. Okay, ito naman. Ito yung next, soup number 5. Button balls ng baka. Ng baka, di ba? Appetizer natin yung crispy alagaw leaves. Ito siya, alagaw yung ginagamit siya sa herbal leaf siya na ginagamit na panggamot sa stomach ailments. Naging positive ba o negative yung exotic food yung menu ninyo? Nakadala siya ng mga tao, lalo yung mga adventurous na type na gusto nang mag-try na kakaiba. So, marami mga tourist, mga estudyante, mga adventurous na yun ang in-order nila mostly. Kung may top 3 dishes na dapat matry ko dito sa Balaw-Balaw, ano yun? Sinigang na kanduli sa miso.
Alam, pagdating sa restaurant business, ano yung pinakamalaking challenge ninyo? Pag mga typical day, konti lang minsan yung mga customers. Pero pag weekends, malakas kami. Naubusan minsan kami ng staff. So, sa mga challenges namin, paano namin sa Lipipis? Dapat laging may uuok sa inyong menu. So, kung wala uuok, ibang ano naman, ibang putain. May mga viewers tayo gusto pumasok sa restaurant business. Ano yung pwede mong ipayo sa kanila? Magkaroon sila ng passion, tapos imagination sa pag-isip ng mga recipes. Huwag silang mabigo, halimbawa, kasi pag isang bago ng customer, darating at darating yan. Parang may time na, simula pa lang kami ng, siyempre, kailangan makilala ka muna by time. Makikilala ka rin. Tinayo ang Balaw-Balaw Restaurant noong 1982 ng artist na si Perdigon Bukalan, ama ni Rembrandt. Dahil sa kanyang creativity, naisip niyang pagsabayin ang dalawang bagay na kinahihiligan niya, ang sining at ang pagluluto, sa pamamagitan ng art gallery at restaurant in one. Josie, alam mo, napaka-inspiring dito. Pero parang gusto ko magkape. May alam ka bang art and coffee place at the same time? Yes, I have the perfect place for a guy with scientific name, Moringa oleifera, has been used as herbal medicine in many cultures for hundreds of years. Malunggay is known as a very nutritious plant, where it is used to combat malnutrition in third world countries, especially for infants and nursing mothers. To know more about Malunggay, visit Mr. Petisme, the owner, MLGS Herbal Products. Bye! All right, let's do it! Asia's biggest 4-in-1 franchise show is back. The Philippine Franchise Association invites you to start your journey to success with Franchise Asia Philippines 2012 on July 25 to 29 at the SMX Convention Center. Hello. Hi. Hello. Hello, sir. Tell us about your love affair with Malunggay. Saan ho nagsimula yung passion niyo for Malunggay? With Lauren Legarda. Okay. The passion for Lauren Legarda or for Malunggay? For Malunggay. Okay. In mid-2008, I read si Lauren Legarda na pinapropagate o pinapromote ng Malunggay. Mm-hmm. Before that, uminom na rin ako ng Malunggay tea. Mm-hmm. Pinapakuluhan ko yung ano, yung green leaves and then I drink it, no? Lalagay ko sa refrigerator. Pag ready ko na kainin, lagyan ko ng kalamansi, lagyan ko ng honey. So I have a nice tea, no? Mm-hmm. So, yun nga, lumabas na maze ako. Talagang, it's really God-given yung nutrients at saka, no? You can just imagine na there are 46 antioxidants and 90 nutrients ang malunggay. Malunggay or Moringa oleifera is a popular plant known for nutritional value as well as herbal medicine. It's a plant that grows in the tropical climate such as the Philippines and is widely used as vegetable ingredients in cooking, as herbal medicine for a number of illnesses, and many other practical uses. Sabi nga nung isang taga-DTI na nakilamit ko sa San Francisco, see, you cannot just do it alone. You have to be in a group to do that. So, ginawa ko, nag-join ako ng isang merong Moringaling Foundation. Okay. No? And then automatic when I told them about my idea, when it is an idea, no? Not only helping yung mga gagamit, but also the farmers. Exactly. No? Because yung mga farmers, siyempre, pag tinanim mo yan, in a few months, may dahon na yan. Uh-huh. And then you started the harvesting, you know. Uh-huh. And then we started buying from them. Uh-huh. And then we process it. And Here it is, no? Okay, sir, ito hong malunggay, where is this sourced? Ang nakikita nyo ngayon is freshly harvested doon sa farm namin sa Morong. No? So ito ho, galing to mismo sa mga farms, pinutol, ito na ho yun kaagad? Opo. Yeah. Okay. Tapos, sinuhugasan ito, no? Itong process namin, mm-hmm, may content chlorinated, no? Para mawala yung mga residue do. These are organic, no? Ito naman yung dryer namin. I see, so hindi na ho binibilad, no? Hindi na binibilad, mm-hmm, no? Pagka-dry na ho niyan, it'll be
pulverize, no? Apo. Okay, and that will eventually become our raw material. Our raw materials, okay. And the way ho that you develop your products is meron ho po yung mga partners who actually also manufacture the other products. So you provide the malunggay powder to them. Yes, ang mga marami kong produkto, siguro nagugulat ka, ang dami, no? Mm-hmm. If I have to buy all those equipment, doon lamang wala na akong kapital. Opo, yes. So what I did was to talk to manufacturer, famous sila. Mm-hmm. Well, let's say, for example, the shingling. Mm-hmm. I went all the way to the province and looked for the best shingling manufacturer. And I talked to them, do this for me, and we will just add the malunggay. Pwera yung MSG, pwera yung mga ibang preservatives. So ito, this is already pag... These are the finished products. Finished product na po siya. This will go to the which companies? What type of companies? Iba-iba, yung bakeries, ganyan. Yung pinagpapagawa namin ng cookies, no, pinagpapagawa namin ng snacks. Kami, control namin ang malunggay. We just wanna make sure na amin yung malunggay, malinis at sigurado. Dahil kung hindi sa amin, hindi kami sigurado kung puro o hindi yun eh. Ang number one seller ko is the malunggay instant tea because kami lang meron yan. Sa mga snacks, the shingling and the corn snack. Yan ang mga sellers talaga. Isa sa advocacy ko is dapat bawat lamesa merong malunggay. Parang asin, paminta. Sir, meron ba tayong advice para sa mga nanonood na gustong pumasok sa ganitong negosyo or gustong pumasok sa negosyo in general? Dito sa Go Negosyo, nagpupugay po kami sa mga kababayan nating nagsisikap para mapabuti ang kanilang pamumuhay tulad na lamang ng magigiting na Pinoy seafarers na nakasama natin sa mga recent events.